Hi guys! Good morning everyone! So, advance Merry Christmas pala. So, mayroon akong Christmas tree. Diyan, natapos ko na patayo. So, today, I will see something about it. Matagal-tagal na nawala si father-in-law. So, yung ano pala, Thanksgiving Day is a birthday of my father-in-law. And then, may mga gamit siya na hindi pa namin na i-donate. Hindi pa namin dinispose, hindi pa namin binigay because hinihintay namin na mayroon talagang need. Kung mayroong isang tao na need ng isang gamit, medical stuff like walker or wheelchair, so ibibigay namin. And then yesterday, I talked to a Filipina, my friend Filipina here in Ohio, in Columbus. Mayroon ding Filipina na matandang Filipina dito na naghihirap siya, need niya ng tulong talaga. Kasi nga na natumba siya, na siya lang mag-isa sa bahay. So dinala nila sa ospital, and then yung Filipina wala siyang health insurance, wala talaga. So now, kailangan niya nang umuwi ng Pilipinas, but the problem, wala pa siyang passport, hindi siya US citizen. So i-share ko lang siya, guys, ha. Tomorrow, pupunta sila ng Chicago to help her to get her passport. So kailangan nila ng walker. Mabuti na nag-usap kami, guys, kasi she said na nag-usap kami about thrift store, then I said that maybe I'm going to thrift store kaya I have to donate some of my father-in-law stuff like walker, wheelchair, kasi nga matagal-tagal na rin siyang wala. And tapos sinabihan ko si hubby na maybe it's time for us to move on kasi itong isa ayaw pa mag-move on. So Sabi ko sa Pilipina, mayroon akong wheelchair. Sabi niya, I'm glad na you have wheelchair. Naghanap daw siya sa thrift store din, sa Goodwill ng wheelchair. Wala siyang mahanap. And then, pag online naman, umaabot siya ng 700 plus yung drive lang ba, yung ma-fold mo para ilagay sa car. Sabi ko, pag unsell naman, nasa 200 to 300, sabi ko na mayroon ako, ibibigay ko na lang ito kasi nga Pilipina din siya at least need niya rin ba. So ibigay ko sa kanya ito. So sinabi ako si hubby na someone need na Pilipina, na matandang Pilipina, kailangan niya ng tulong, kailangan, kasi dinadala nila sa ospital. I'm glad na may mga Pilipina din na magaganda ang loob dito at saka nagtutulungan. Sila yung nagdadala ng Pilipina sa ospital, sila din yung naka-discover, guys. So, kung hindi pa nang dahil sa kanila, siya siguro is patay na sa bahay niya. So, bakit na parang tahimik siya for how many days? So, pinuntahan nila sa bahay na nasa floor na. Mag 3 days na siya sa floor na hindi siya nakakatayo kasi natuhulog nga. So yun. So ipakita ko sa inyo kung anong wheelchair na ibibigay ko sa kanya, ha. Okay, sa kay father-in-law ito. So this one, guys, ito na yung namin. So ganyan lang siya kaliit. But drive lang talaga siya for the car. So ano natin? Ganyan siya. So it's easy talaga at saka madala-dala niya pa ito. Sabi niya magdalahin niya daw sa Pilipinas. So ganyan siya. And din naman kung gusto niyang ang pasyente is magbaba, ito lang gawin. So ganyan. Easy lang talaga siya. Then ganyan naman. Mayroon din siyang belt dito. Dikit na yun na yun. Mayroon siyang belt para hindi siya mahulog. Para kasi dalahin namin ito. And then, may brake ito dito din. Ito easy na i-brake para hindi mag-move. Yan. Then, kung upo-upo lang siya na walang ito din siya is ma-fold ito siya, guys. Ma-fold. Para easy. For drive lang talaga ito ba? For drive. Yan. Yan, para upuan niya. So,
madala niya ito sa Pilipinas kasi ano ito eh, yung anong tawag nito, madali lang siya ba, at saka maligpit-ligpit ganun. Ganyan siya, for drive lang talaga. Tapos maging ganyan mo siya, it's easy to, pwede siya ganyan, diba? Sa maligpit pwede siya dalahin, tapos matanggal din ito. So ito yung kay father-in-law, para siya kung dalahin namin siya for check-up before, sa mga check-up siya o yung wala pa siya sa hospice, pwede pa siya lumabas. Yan siya. So ganyan siya guys, I have to take a video lang kay para at least mayroon naman kaming naiiwan ng ano, mga gamit ni father-in-law na pupunta sa iba na nangangailangan. So may nakalagay siya dito for drive. Ganyan lang siya. Hindi siya yung ano talaga, kasi ito is for traveling lang namin ito. So yun siya guys, ang aming ano ni father. Maligpit. Kasi dalahin namin yan ni Habi. Dalahin namin ni Habi sa ano, mamaya sa i-drop namin. I-drop namin ito. Kailangan niya ito. So, i-drop namin doon sa trabahoan niya lang, kasi tomorrow na sila pupunta ng Chicago. Tulungan nila yung Pilipina na maanong makakuha siya ng passport ba? Yeah. Mabuti na rin punta ito sa magandang mga kamay. So, yan lang guys. Thank you so much for watching. This is my father-in-law stuff. Namimiss namin siya. Antaw na namimiss. Sobrang miss namin. So, we have to say goodbye. Mapupunta na dito sa magandang kamay. As in, super miss. Kaya ayaw ni Happy mag-give up ng mga gamit ni father-in-law. But this one is needed, mapunta sa mga kamay ng ibang tao na nangailangan. So yun lang, thank you so much guys for watching. Oh my god, miss ko talaga si father. So yun lang guys, thank you, bye everyone. Alis na kami guys, ihatid na namin yung wheelchair nandoon, ang wheelchair sa likod. And then magdala kami ng aming pa-dry clean. Yung aming komot na ipa-dry clean din namin, i-stop namin sa dry clean. Yan. Yung true blanket sa ano, ipa-dry clean namin. So, yun lang guys. So, hapit. Dadaan kami kay Cecil, kasi si Cecil ang magdala niyan doon sa kaibigan namin. And then, yan. So guys, hindi ko na na-video yung paghatid ko o pagbigay ko sa kanya, kasi busy siya, nasa madaming ano, customer sa Panda Express, kasi siya nagtatrabaho, kumain din kami, bumili ng food, and then kumain din after.